Magandang gabi po sa ating lahat dahil gabi po ito pinapalabas at para po sa ating pong pagsasagawa ng ating pong pitong huling wika ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay nagawain ng High Ground Baptist Mission of the Philippines kasama ang lahat ng ating mga affiliated churches. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. So, hindi lamang gabi, marami sa lahat ng mga kasama natin ngayon nanonood at kasama natin sa ating pong pagsasagawa ng banal na gawain ito. Ay, ganyan din po marahil ay magandang hapon kung hapon sa inyong lugar ngayon o magandang umaga kung umaga sa inyong lugar ngayon. Dahil ako'y naniniwala, ito rin po ay mapapanood globally kung saan man kayo naroroon ngayon. At muli ay naatasan po sa akin ang gawain na paghayag ng unang wika ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At tayo po ay sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos at ating pong bigyan ng pagpapaliwanag ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. So tayo ay hawak ng ating Biblia at ating pong bibigkasin ang ating pong panata sa Biblia o pledge to the Bible. Ano po? At alam ko po ng iba sa atin ay hindi po nagagawa ito. Pero ito po ay nakagawian ko ng bigkasin ang pledge of the Bible. Ano po? At marahil ay makakasunod po kayo dito sa ating panata sa Biblia. This is my Bible. This is a live and powerful word of God. This is a lamp into my feet and a light into my path. This is inspired by God and profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Speak, Lord, for thy servant heareth. At yan po ay binasa natin sa Ingles. At ngayon po, aking nangyayang kayong buksan ang ating Biblia para sa unang wika na binigkas ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay masusumpungan sa Luke chapter 23 verses 32-34, Lucas kabanatang 23:32-34. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. And there were also two other malefactors led with him to be put to death. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. May God bless the reading of His Word. That's in the English Bible, King James Version. And I want to read also dun sa Tagalog Version. Ito po ang sabi sa Tagalog. Dinala rin ang dalawang salarin na papatayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, doon ay pinako nila siya sa krus. At ang mga salarin ay ipinako nila sa krus. Ang isa ay sa kanan at ang isa ay sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan sila sa paghati nila ng kanyang kasuotan. Ang Diyos magpala sa mga salita niya nabasa. Tayo po ay sumandaling yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin. Ipagkatiwala po natin ang pag-aral na ito sa pangunguna ng banal na Espiritu. Pinapupuriyan ka po namin o dakilang Diyos. Pinaubaya mo sa amin ang ganitong pag-aaral at kami nagpapasalamat, Panginoon. At salamat po, Diyos, sa maraming kasama po namin ngayon na nag-aaral at sa amin pong sama-samang pagbubulay ng iyong salita. Ipaunawa mo sa amin ang katotohanan tungkol sa mga binigkas ni Jesus sa krus. At dito sa unang binigkas po niya ay naway maintindihan namin lubusan. Ang banal mong Espiritu ang magbigay sa amin ng kaunawaan
At nawa ay mangusa ka po sa bawat isa po sa amin, sa lahat ng kasama po namin ngayon na nag-aaral, nakikinig, nanonood ng pag-aaral na ito. Turuan mo kami. At sa lahat ng iyong gagawin, O Diyos, ikaw po ang maluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Ang scene or ang senaryo ng talata na ating pong binasa, nakabayubay na sa krus, sa burol na bungo, ang tatlong mga kriminal. Pakatapos na makatanggap ng matinding pagpapahirap. Ngunit kakaiba ang dinanas yung nasa bandang gitna. Hinagupit ng ladigo na may matatalas na bakal ang dulo. Kaya kung i-imagine mo yan, ilalarawan mo yan, ay kaya makita po nating durug-durug ang laman. At dumadaloy po ang masaganang dugo. Pinagbuhat ng mabigat na kahoy. Naglakad ng napakabat, ang tawag nila dyan ay the way of suffering o via dolorosa. Sinutan ng matinik na corona sa kanyang ulunan. Ipinako ang mga kamay at paa. Itinaas ang kahoy na korteng krus na dapat ay sumisigaw, naghumiyaw sa sakit, sa hapdi, sa kirot, na hindi may paliwanag. Pero ang lumabas sa labi nang sa napagitnaan na naibilang na kriminal ay, "Ama, patawarin mo sila. Ama, patawarin mo sila." Huminto ka po. Yung namnamin ang panalangin. Bulay-bulaying ang mga salita at bigkasin sa sarili mo ang mga kataga. "Ama, patawarin mo sila." Pakinggan mo sa iyong sarili habang binibigkas mo. "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Ano ang sinasambit ng ating Panginoong Jesus? Sa mga huling oras niya, sinasambit ng Panginoong Jesus ang isang panalangin, isang pakiusap sa Diyos. Hindi panalangin para sa kanyang sarili, dahil kung para sa kanyang sarili ang sasambitin dapat niya ay, "Diyos ko, tulungan mo ko." Panalangin hindi makasarili. Iniintindi ng Panginoong Jesus sa mga taong nagpapako sa kanya. Imbis ang sarili niya, intindihin niya, ngunit inintindi niya ang mga taong nagpapako sa kanya. Inintindi niya ang mga kaluluwa ng mga taong makasalanan na ang patutunguhan ay sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ang naunawaan ko at maging ikaw ay ang pag-ibig ng Panginoon. Minamahal ka ng Panginoong Jesus. Anong ibig sabihin ni Jesus? "Ama, patawarin mo sila." Una, anong ibig sabihin yung salitang "Ama"? Ito pong "Ama" ay kataga o salita ng pagtitiwala, pag-aaruga, pagmamahal. Ang panalangin ng Panginoong Jesus ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Tiniis lahat ng Panginoong Jesus alang-alang sa pagmamahal ng kanyang Ama sa kanya at ang pagmamahal niya sa mga tao. Pwede naman niyang sabihin, "Diyos, Panginoong, pinakamapangyarihang Diyos, Diyos na manlilikha." Pero "Ama", katawagang may kaakibat ng malapitang ugnayan at pagmamahalan. Ito ay katawagang ginagamit sa pamilya, na kapag ang sino man ang mapabilang sa pamilya ng Diyos ay may karapatang tumawag sa Diyos ng Ama. Maliwanag ang kondisyon na kaakibat ng pangako 1:12, nadapwat ang lahat ng tumanggap sa kanya. Si Jesucristo ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumampalataya sa kanyang pangalan. Kanyang pangalan? Pangalang Jesus. Panalangin ng Panginoong Jesus na kanyang itinuro, Mateo 6:9, "Manalangin kayo sa ganitong paraan,
Ama namin na nasa langit, pakadbanalin ang pangalan mo. Panalangin ng Panginoong Hesus na kanya ng gabing nasa hardin ng Getsemani, Marcos 14:36, sinabi niya, Aba, Ama, ang lahat ng mga bagay ay magagawa mo. Alisin mo ang sarong ito sa akin, ngunit hindi ang aking kalooban na mangyari, kundi ang kalooban mo. Panalangin din lahat, din sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus. Roma 8:15, ito ay sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu na magdadala sa inyo sa muling pagkalipin sa takot. Subalit ang tinanggap ninyo ay ang Espiritu ng pag-ampon. Kaya nga, tayo ay tumatawag ng Aba, Ama. Galatia 4:6, sapagkat kayo ay ang mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa inyong mga puso na tumatawag Aba, Ama. Sa pasimula ng panalangin na sinambit niya na Ama, ipinapahayag ng Panginoong Jesus ang pagmamahal, pagtitiwala, pag walang pag-aalinlangan. At sino mang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos dahil nanampalataya at tinanggap ang Panginoong Jesus ay may ganun din na pagtitiwala at pagmamahal mula sa Diyos. Pangalawa, ano ibig sabihin na sila? Sino ang sila? Atin muling basahin ang panalangin. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sino yung ang sila? Una, ang mga sundalo. Sundalong Romano. Mga sundalo na sila ang walang awang nagpaparusa at pumapatay. Sumusunod lamang sila. Kung titignan po natin buong kwento, pagkatapos ng lahat ng iyon, doon sa Mateo 27:54, yung pong isang sinturyon, yung kapitan, ang naroon at kasama niya ang mga nagbabantay doon sa ipinakong Panginoong Hesus. Pagkakita nila sa lindol at sa mga bagay na nangyari, lubha silang natakot. Ano pong tinuran nung kapitan o yung sinturyon? Sinabi nila, totoo nga ito ang anak ng Diyos. Pangalawa, si Pilato. Siya ang nag-utos ng pagpapako sa Panginoong Hesus. Mateo 27:24, nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa dito at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng napakaraming tao. Sinabi niya, wala akong sala sa dugo ng matuwid na lalaking ito. Kayo na ang bahala sa bagay na ito. Pangatlo, mga punong saserdote at mga eskriba. Sila po yung pangunahing pwersa na nagpapako sa Panginoong Hesus. Pangapat, ang mga Pariseo at Saduceo. Sila mga naunang mga lumalaban sa Panginoong Hesus. At ang panglima, ikaw at ako. Ikaw at ako. Kung ating pag-iisipan, tayo ang totoong nagpapako sa Panginoong Hesus. Ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan, ang ating mga pagmamataas, ang ating pagre-rebelde at pagtalikod sa Panginoong Hesus. Sabi po ng Mateo 7:13, pumasok kayo sa makipot na tarangkahan, sapagkat ang maluwang na tarangkahan at malapad na daan ay patungo sa kapahamakan. Marami ang patungo roon. Subalit ang makipot na tarangkahan at makipit na daan ay patungo sa buhay. Kakaunti ang mga nakakasumpong nito. Kaya sa unang Pedro 3:18, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Dahil si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa kasalanan, ang matuwid para sa mga hindi matuwid upang madala niya tayo sa Diyos. Pinatay niya sa laman, ngunit binuhay siya sa pamamagitan ng Espiritu. Alam ng Panginoong Hesus bakit siya naparito sa mundo. Marcos 10:45, ito pong sabi,
Ito ay sapagkat maging ang anak ng tao ay pumarito, hindi upang paglingkuran kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Kaya ang unang sinambit ay nagpapahayag ng Diyos ay mahabagin. Karapat dapat tayong hatulan. Hindi tayo karapat dapat nakahabagan ng Diyos. Ang unang panalangin ng Panginoon Jesus sa krus ay ang Diyos nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Pangatlo, hindi lamang sinagot natin ang ibig sabihin ng Ama, hindi lamang sinagot natin yung ibig sabihin ng sila. Ano ibig sabihin ng patawarin? Ama, patawarin mo sila. Ang original pong salitang ito ay mula sa Griego na apemi, na nangahulugan na to send away o humayo ka na. Ang salitang ito ay ginagamit sa legal na paraan o pinakawalan, pinalaya, kinansila, pinawalang bisa ang kasal. Kaya sa Mateo 6:12, patawarin mo kami sa aming pagkakautang gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Ginamit po yung salitang pandiwa na apemi sa konteksto ng pagkakautang. Sinasabi ng Panginoong Jesus ng mga makasalanan ay may pagkakautang sa Diyos na binayaran ng Diyos mismo sa katauhan ng Panginoong Jesus. Kaya po dun sa talinghaga sa Mateo 18:23-35, di natin po titignan ang buong talinghagang yun. Ipinaliwanag po dyan ng Panginoong Jesus ang konsepto ng pagpapatawad. Ang ating pong tandaan, ang ating mga kasalanan, ng sangkatauhan na inako ng Panginoong Jesus at naipako doon sa krus. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay may katubusan ang ating mga kasalanan. Kaya naman maaari kang lumapit sa Panginoong Jesus, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat mong nagawang kasalanan. Lumapit ka sa Panginoong Jesus, handa kanyang patawarin sa lahat mong kasalanan. Kaya naman dito sa awiting Just As I Am, maliwanag po ang sabi ng paanyaya, Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou biddest me come to thee, O Lord, O Lamb of God, I come. Kaya doon sa stanza 2, Just as I am and waiting not to rid my soul of one dark blood to thee, whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come. Sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, walang kasalanan na hindi niya kaya patawarin. Walang kasalanan na hindi niya kayang linisin. Kaya naman, maaari po tayo lumapit sa Panginoon Jesus sa sandali na ito. Kaya naman, inaanyayahan ko po kayong yumuko at pumigil. At maaari kayong makipanalangin na kasama ko. At ikaw na nanonood, nakikinig, ay ikaw lumapit sa Panginoon na nagpapakumbaba. Tayo manalangin. O Diyos Ama, patawarin mo ko. Makasalanan po ko sa aking paglapit sa iyo. Naunawaan ko ang iyong lubhang pagmamahal sa akin. Patawarin mo ko sa aking lahat na nagawang kasalanan. Hindi po ko karapat dapat sa iyong kahabagan. Pero dahil sa iyong kamatayan sa krus at may kapatawaran para sa aking lahat ng mga kasalanan, sumasampalataya ako sa iyo. Pagharian mo ako, Panginoong Jesus. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus na namatay sa krus para sa aking mga kasalanan at nakamit ko ang kapatawaran ng aking
mga kasalanan. Amen. At amen.